Good morning mga palaboy! Kaway kaway mga toto mga inday! Shoutout pala kay Mark Jacanos, sa ating supporters. So mga kagulay, dito tayo ngayon sa Miyasong, Tupi, South Cotabato, no? Sa farm ni Sir. Pakilala ka, Sir? Saldi Badles. Si Sir Baldi, Saldi Badles, no? Dito tayo sa kanyang Atsal Farming. So mga kagulay, first time po natin ngayon mag-features ng Atsal na smooth cayenne ang variety, Sir, no? Smooth cayenne. So tatanungin natin si Sir Saldi ngayon kung ano yung advantage ng smooth cayenne sa Sultan F1, kasi gustong-gusto niyang itanim itong smooth cayenne compare sa Sultan, di ba, Sir? Oo. So Sir, ano ba ang advantage ng smooth cayenne sa Sultan F1? Kung sa kuha lang, ang smooth cayenne daghan og bunga patapos kining sa daghan bunga bugat siya, tapos sa dispusanay sa palingke sa lokal lang madugay malata ang smooth cayenne. Oh. Pero ang Sultan, mga 3 days sa palingke, posibilidad siyang magkupos na. Oh. Ang cayenne hindi pa. Oh, sa to pa mas sa patibayay og bunga mas dugay unsay tawagan ni? Ang smooth cayenne mas matibay. Oh. Kay kung ang Sultan mubo siya, madali lang mawala ang bunga mo, reduce na ang kayen, basta insakto lang pagka atiman, so madugay gyud siya mapatay. Mabot og tuig. Ang Sultan di kabot tuig. Okay. Amo na siya sa Sultan. Oo. Sa kayen. So, yun no mga kapalaboy no, sa sinabi ni Sir no, ang Sultan F1 medyo madali siyang malata. Tapos ang smooth cayenne matibay siya no, abutin pa siya ng isang linggo, hindi pa siya masira sa palingke ano, tapos matibay. So sir, may tanong ko lang sa pag-produce naman ng bunga no, sana mas marami kasi napansin ko itong yung smooth cayenne, sobrang laki no. Tapos marami din siyang bunga. Although maliliit siya. Yan, pero malaki yung kanyang punuan. So sir, halimbawa sa ganito sir, mga ilang kilo ba ma-produce ng smooth cayenne sa isang puno lang? Kung sa akin lang siguro, mga isang kilo ang aking kuta. Mapuproduce? Oo, mapuproduce kung sa bunga hanggang niya, matapos. Bunga. Hanggang matapos. Oh. Sir, may tanong ko lang sir, halimbawa, di ba, ilang seeds ba ito lahat ng smooth cayenne? Ito lahat-lahat mula doon, papunta dito? Mga 10,000. 10,000 seeds? Oo. Oh. Tapos nakailang harvest ka na ngayon sir? Kasi mga kagulay, patuloy po sila nag-harvest doon sa baba no? Papakita natin mamaya kasi makita kasi medyo mabangin kasi. Nakailang harvest ka na ngayon sir? Ikasiyam. Siyam na harvest. Oo, na? Siyam na harvest. So total natin na harvest mula nung first harvest mo, mailang kilo na yung na-harvest natin? Mula o pag-harvest, isang harvest, pang kasiyam, nakakuha na ako ng 5,500 kilos. 5,500 kilos. Magkano ang presyo nun sir? Nung una, 90 per kilo. Ngayon siguro mura naman, nagbaba naman ang presyo. Parang 40 pesos na lang ang kilo. 40 pesos na ngayon. So more or less mga profit mo noon, mga malapit-lapit half million din ano. Mura. Nandiyan siguro. Nandiyan sa malapit sa half million. Nandiyan. So sir, halimbawa, diba nakasyam na harvest? Usually kasi pag Sultan F1, pag maganda siguro nasa 7 to 8 harvest lang, 'di ba? Tapos na. Oo. Sa smooth cayenne, 9 na harvest na, marami pa ring bunga no, marami mga kagulay, pa, ang dami pang bunga. So ito kulang-kulang sila oh. So sir, halimbawa sa ganito, nakasyam ka na harvest, mga ilang harvest pa yung ini-expect natin mula ngayon ha, mula ngayon. I-expect ko nito parang 4 o 5 harvest na lang siguro. 4 o 5 harvest. So mas advantage siya ng mga 5 or 6 na harvest time sa Sultan F1. Oo. Ayun. So sir, anong kagandahan nito sir? Bakit matagal ang smooth cayenne, ang life niya ng pagbubunga kaysa sa Sultan F1? Kasi yung cayenne daw, sabi nila, matigas kaysa sa malambot yung Sultan. Kaya nga sa sitwasyon nila, yung cayenne at saka yung Sultan, iba talaga ang cayenne. Mabigat ang bunga. Kaya kung ikumpara mo sa ano yon, sinako, ang Sultan, isang sako, mura, parang ano lang yun, 40 kilos. 40 pero kilos. Sa cayenne, 50 kilos above. Ah, so mas advantage siya ng sa 10 to 20% sa timbang. Kung sako ang pagbabasihan. Sako ang pagbabasihan. Oh, yun ang maganda.
So sir, may tanong ko lang kasi yung mga supporters din natin, nagtatanong kasi yung mga aplando kung paano yung pagdilig. Halimbawa, walang ulan, paano ang pagdilig nyo nito, sir? Ang pagdidilig ko naman ito, ginagamit ko yung hose. Kung hose, kisa, yeah. Kung bata pa, nagtitimpla ako ng tubig at saka abono, iti na maiti, manure sa manure chicken. Oo. Pagkatapos, ihalo ko sila, kumuha ko ng timba. Tapos yun ang dinidilig dito? Yung tinapa, yung lata ng tinapa, yun ang ginaano ko. Manumano, sir. Manumano. Hindi makina yun? Hindi makina. Pag malaki na ang atsal, ganito na. Pwede na makina. Hose na yun, hose. Makina. So may tanong ko lang, sir. Halimbawa sa isang 200 liters na drum, ano yung abono niya nilagay niyo, sir? Depende sa kung bata pa siya. Oh. 2 kilos. 2 kilos. Per drum. Na pag, anong abono, sir? Mga aning Atlas. Atlas, ah, triple Atlas. 14. Oh. Yung triple 14. Oh. Tapos ilang lata ng sardinas na tubig, sir, ang nilagay mo na may kasama ng abono? Bawat puno, isang lata ng tinapa. Isang lata. Oh, isang lata sa tinapa. Tapos pag lumaki, magdalawang lata ka na ng... Isa lang. Oh. Tapos, bawat ilang araw yun, sir? Ay, depende sa'yo kung ano... Halimbawa kung wala talagang ulan. Walang ulan, every week. Every week, once a week. Oh. Yan, dilig ka, once a week. Oh. Yan, so mga kagulay, no? So mga kagulay, tatanungin natin si sir kung ilan yung distansya ng kanyang pagtanim, no? Kasi ito, double, sir, no? Hindi single plot, no? Oo, double. So yan, mga ilang distansya ito, sir? Nakita plus, naman ninyo mga, feet, no? Parang, kwan, sobra lang talaga ito, siguro ng 1 feet. Yan, sobra 1 feet, mga 15 to 17 inches. Oh, inches. Yan lang, oh. So yan ang mga kagulay. Ano pong kaiba niya sa ano yung pagtanim sa Sultan F1 tsaka sa Cayin? Yung Sultan sa Cayin, pariyara. The same lang. The same. So sir, may tanong ko lang, ano pa yung ibang advantage ng Cayin sa Sultan F1 maliban doon sa mabigat yung kanyang timbang, matagal siyang matagal yung kanyang pag-aani, no? Kasi umaabot tayo ng 13 to 14 weeks na tuloy-tuloy ang pag-aani. Tapos, maliban din sa malaki siya, matibay, no? Ano pa yung ibang kaiba niya, sir? Nagadepende talaga yon sa ano, pag-aalaga. Alaga. Yun lang ang masabi ko sa atsal. Basta inalagaan mo ang atsal, ang gulay, matagal yan mapatay. Mamatay. Ayos. So sir, halimbawa, di ba ito, after nito, pag maganda, halimbawa ganito kaganda yung atsal natin, maglalaton pa kayo or second na pamumulaklak? Nagdepende yon sa presyo. Pag maganda ang presyo, alagaan ko ito. Dagdag tayo ng abono. Pero pag wala ng presyo, kuhanan na ako ito. Tapos na. Bunutin na lang ito, kag i-ano na lang. Crop rotation na. Ibang crops na naman. Crop, no? Sir, dito sa area mo na to 10,000 na puno, ilang square meter po ito? Isang hektarya po ba to? Hindi. Hindi ko nasukat ito eh. Mga half hektar po ano? Mga half hektar. Half lang siguro. Kayo half naman lang. Okay. Mas hanggang doon sa dulo, no? Sir, sa ganit, sa 10,000 mo na puno, magkano po nagastos nyo dito pag start nyo ng harvest na? Hanggang nag-start kayo ng harvest? Pag start, harvest ko, nakagastos ako ng 120,000 sa ganitong area po. Sa ganito lang itong kain na ito. Kamusta naman po sa first sa harvest nyo na ngayon? Nabawi na po ba kayo? Bawing-bawi na. May triple. Yun. Ano yung mga na-invest mo, sir? 'Di ba? Pagkaalam ko kasi si sir, yung nasa 15 to 20 years ka na nagpo-farm, sir, no? Usually atsal. So, usually gusto kasi ng mga viewers din natin kung ano yung mga na-invest natin sa pagpa-farming. Ang na-invest ko noon, may nakapalit ako ng lupa doon sa aming barangay. Tapos nakapagawa ako ng tindahan na maliit. Pagkatapos nakabili ako ng sasakyan. Anong nakautang sasakyan, ako ng sasakyan, bunggo at saka multicab. Yan. Dahil lang yan sa atsal farming. Yun. Nagumpisa. Pagkatapos, hindi na lang siguro maya... Ano ko yung nakaraan ko. Secrets na. Secret na lang. Nandoon na ako nilagay ang... mga kuan ko, yung income ko sa gulay, yun nawala, biglang nawala. Ngayon, nagumpisa naman. At least, alam talagang may kita talaga sa pagtatanim ng atsal, no? So, ang naisip mo, sir, maliban kasi sa ibang gulay, bakit gusto mo yung atsal?
gusto ko yung atsal kay pang matagalan ng harvest. Oh, kaya yung ito, 3 months ka na nag-harvest, sir, no? Oo, 3 months na, almost 3 months na. Tuloy-tuloy yung harvest. Yung repolyo na yan, pangalawang harvest lang yan. Una at pangalawa, wala na. Kasi once sa pagtanim mo ng repolyo, pag na-harvest yung puno niya, wala na. Wala na. Wala na yan. Oh. Isang harvest lang yung repolyo. Wala na. Oh. Di kagaya ng atsal na marami yung harvest niya, no? Oh. So yan mga kagulay, no? Tingnan nyo ito, yan. Madami pa. So ito yung ina-harvest nila. Doon yung mga kasama natin sa baba na nag-start ng mag-harvest. Yan. So mga kagulay, sana marami kayong natutunan sa video na ito. Paklik naman ang subscribe button at saka yung notification bell para updated pa po kayo sa aming next na mga tips at saka techniques about sa pagiging isang successful farming, no? Maraming salamat mga kagulay at happy farming po. Maraming salamat sa iyo, sir. Salamat, sir. Sige, salamat, salamat. Salamat. Ito ang kinabubuhay namin, ang harvest ng atsal. Yes. Kung wala ito, wala kaming makakain araw-araw. Araw-araw. Kung wala si Akong Salty, ambot na. Saan kami pulutin na? Kado na kami sa Bungmal ngayon.